Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at papagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang maihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyayang magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at agaharing kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan, sa aming pangangailangan at ipagadya kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael at Anghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili o mahal na ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot, kami napaampun sa iyo, mahal na ina ng Diyos at aming ding ina, at nagpakupkup sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong mauin sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimigitin sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay. Kadalas ay nililibing ng di man lang nasisilayan. Samahan mo ang managaalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawaan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nabagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at aming ding ina, ipanalangin mo kami sa Diyos sa mananghawa na ang laganap na bighating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isamo mo sa iyong mahal na anak tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Cana Galilea na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito na sinusong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi, panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit araw at gabi at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ng lunas para buksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagkamapagbigay ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalanghalang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming budi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ang ganitong mga trahedya.
minamahal naming ina. Tulungan mo kaming mapagtanto na kami nabibilang sa isang malaking pamilya at kilala na may nagbubuklod sa amin. Upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matigaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marugdum sa panalangin. Maria, kaaliwan ng mga nagdurusa, yabusin mo ang iyong mga nasisiphayong anak at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasalukuyang salot upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paglalakbay, bilang pag-asa namin kaligtasan, pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili o maawain at maalam at matamis sa Birheng Maria. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isama po natin sa ating panalangin ang mga naghandog ng misa mula sa GCash account, online banking at FB Messenger. Pasasalamat nina Mr. and Mrs. Obet and Mary Ann Maliksi and family, Chriselle and Bismarck Castillo and family, Maria Per Vidalion and family, KMJ Mitchup, Casa Emilia, Maria Ilsan Merhujo and family, Edith Flores and family, Kaira Marie Faith Benbiahe, Teritsita Pe, Benito Erleo, Rhea Marie Benbiahe, Ivy and Roldan Ortiz and family, Alparo and Mitra family, Alvin Dorian and family, Edith Flores and family, Alparo and Mitra family, Nesilin Perez, Dante Laudete Lianes and family, Cruz Diaz family, Doctor and Doctora Inakay and family, Donovan and Rona Marie Dineros and Rosario Santos, Franklin and Regine Kimia, Janisha Magnaya and family, Kian Allen and Sean Rose Cruz, Salazar and Cruz family, Pailon family, Banjo Manzanilla, Paul Stevenson, Pe Hintalan, Consinado Abletes Ablasa, Villaruz and Dapitan family, Armil Jane Arevalo, Mr. and Mrs. Yolohio Perez and family, Herna Asi, La Felisa Farm Resort, Jimmy Rafael and Nila Cabrera, Mr. and Mrs. Fred Herrera and family, Geraldine Espiritu and family, Julius Camo and family, Melinda Madera, Ramil Miranda and family, Mr. and Mrs. Carmino Marasigan, Songalia and Samina family, Boy Lani, Trix and Aldrin, Henry Maligsa, Angelina Carpeña, Salangsang and Caro family, Maria and Marge Jelly, Cruz and Raimundo family, Angelo Alieto and family, Mr. Eduardo Gregorio, De Marvin Manalo, Lisa Cosho, Eli and Teresita Tolentino, Virginia Miranda, Hamilia and family, John Melendres and family, Resho and Reyes family, Eric John Vincent Reyes, Jade Edward and Maria Pia Ramos, De La Cruz and Trono family, Marisa Dayao Gonzalez, Jojo and Mabel Boyles and family, Christopher Chua and family, North Star Events and Pereira family, Jose and Erdeline Maranan and family, Edith Flores and family, Saison and Galicia family, Mr. and Mrs. Aldrin Maxino and family, Ben and Leo family, Lemos family, Mary Joy and Raquel Recio, Shena and Ruel Tixon and family, Samuerta Calderon and Samson family, Shirley Gonzalez, Bautista Texon family, Melinda Pelayo, Montana family, Mary Ann and Maribel Mapagu, Perand and Annabel Gacholian and family, Edwin Pele Ardina, QCP Enterprises, Mr. and Mrs. Randy M. Daculio, Attorney and Mrs. Joselito Di Mayakyak and family, Ayon and Jim Ona, Escolastica de Torres and family, Teresa de Torres, Arnold and Olive Briones and family, Jimuel and Thelma Loninia and family, Roy and Michael de Torres and family, Michael Brian M. Mendoza, 6 to U Jr. and family, Pahati and Yambao family, Mark Jean Opeña Medina, Mr. and Mrs. Josefina Medina and family, P.S. Fornis and family,
Carmelo Tapa, Emily Tapa, Christian Tapa, Francine Regine and Julius Daniel Pina, Mr. and Mrs. Pablito Bispo and Family, Miljean Seralis Season, Rosado Family, Perez Family, Aberion Family, Orlando Family, Luisito Esquivel and Family, Emong and Adelina Retumban and Family, Maria Esquivel, Mrs. Rosalina Reyes, Mrs. Epipania Amol, Tarago and Family, Mr. and Mrs. Maynardo and Belia Perez and Family, Mrs. Elisa Gupit and Family, Aldon Espinosa Family, Elizabeth Rivera and Family, Sophia Gerhem, Odi and Lani Castillo and Family. Special intentions, Nina Conchita Tagle, Eduardo Reyes, Carlos Mendoza and Family, Grace Jean Louise Shira Joy Vargas, Jose Ramos Lenny Aguilar, Alvin Tabian, Mirai Kinho, Dr. Jonathan and Maria Enumerable and Family, Nelson Hernandez, Prumencio Opulencia and Family, Maria Eleanor Christine Pamintuan Opulencia, Maria Darlene Victoria Opulencia Pineda, IRT Technology, Irene Neba, Kaira Marie Faith Benbiahe, Teresita Pe, Benito Erleo and Rhea, Marie Benbiahe, Edith Flores and Family, Amard and Elmer Guevara, Gabriel Cruz, Mr. and Mrs. Sunny Ramos and Family, Erlene Formina Lim, Conrado Uy Nicart, Conrado and Thelma Nicart, Gary Cruz Jr., Eugene and Janelle Reyes, Marilyn Angelina Gualberto, Manalo and Family, Rosemary Marianne Manalo, Recio and Reyes Family, Jose and Erderlin Maranan and Family, Fernand and Annabel Gatcholian and Family, Bertito and Juana Marie Chavez and Family, Hara Dimayakyak, Engineer and Mrs. Joey Aldrian Dimayakyak, Gomez Family, NB5D CFC Family, Jeffrey and Rina Ducabo and Family, Pondoy Meat Products and Aldanis Italy, Dang and Joey Sebastian and Family, Aquino Family, Mr. and Mrs. Benjamin and Isabel Torres, Dino Samson, Randy and Dexter Anatan, Danny Laudete Llanes and Family, Cruz and Diaz Family, Donovan and Ruana Marie Dineros and Rosario Santos, Anastasia Lumbera, Luz Lumbera and Family, LTFRB Region 4 Family, Lori Rosita, Angelo Alieto and Family, Rochelle Opeña Praico, Rolando Salazar and Irene Salazar and Family, Dominga Lozano, Erich Gale, Jeffrey and Nicole Lopez, Janelle May Puelias, Carmelio Tapa, Emily Tapa, Christian Paul Tapa, Estela Marian Sigenza and Susan Garcia, Aldon Espinosa and Family, Elizabeth Rivera and Family, Sophia Gerhem. Para sa kagalingan ni Namanding Makalinaw, Saturnino Banaga, Mary Ann Maliksi, Promencio Carpena Opulencia, Mary Niem, Mara Oledan, Antonio Garcia, Teresita P. Benito, Charlie Tamayaw, Francis Adria Gua, Nel June Dimakulangan, Basilia Tenorio, Romilin Rayos Maligaya, Roda Rayos Maligaya, John Alexine Ani, Pio Sebastian Hasildo, Regan Laurel, Oscar Isidro Francisco Inyete, Dineros Family and their Sick Loved Ones, Juana Flores, Rehab Laureano, Janie Olivia de la Cruz, Nanay Vanji Trono, Michael Britannia, Jay Deocampo Denny, Juanito Ras, Joventino Radasa, Jaime Oliver Kalatkat, Rolanda Lumabas, Charles Joy Reyes, Maylene Ardina, Angeles Manalo, Jesus Gicos Jr., Duran Disway Albar Family, Julius Camo and Family, Patricia Lorna and Lina,
Arlon Glenn Alieto, Mr. Edward Gregorio, Maria Luz Reyes and Lisa Costosio, Michael Santos and Sedfred Santos, Mandy Dalisay, Pe and Ruben Medroso. Para sa immediate recovery ni Conchita Tagle, Emilia Carpio, Saturnino Baniaga, Roberto Jacinto, Luis Hill Araya III, Urban J. Wagan, Hazel Torres, Cirila Fabregas, Elinor Guse, Macandre Pabeber, Angeline Falcon, Janie Olivia de la Cruz, Beng Alm, Norman Bello, Mandy Dalisay, at Aniseta Anatan. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Jonaline Dimakulangan, Abe Ananganan, Pe Hintalan, Justin James Guevara, Jacinta Pailon, Celeste Clemente, Loretta Joven Grande, Rodolfo Recaro, Pedro Lumabas Jr., Mark Lester Manalo, Joey Limos, and Luel Gray Guasis. Para sa anibersaryo ni na Christian and Suzette Ramos, Michael and Heidi Trinidad, Mr. and Mrs. Denny and EJ Barrios, Demetrio and Zoila Lambio, and Mr. and Mrs. Daisy and Val Manarin. Para sa kaluluwa ng ating mga yumaong kapatid na sina Emalina Mendoza, Tomas Vincent Castillo, Jeremy Jesus, Soleta Leonito Mesilla, Anastasio Baniaga, Hermine Hilda Baniaga, Remedios and Guillermo Mier, Gloria Alcantara, Herman Gonzaga, Prudencio Bartolome, Guillermo Yason, Los Biminda Pamentuan Opulencia, Natalia Carpena Opulencia, Salud Katindig, Demetrio Carpena, Arsenio Platon Saludo Sr., Victoria de la Peña Magpantay, Sinaida Mortola, Juanito Gonzales, Junicio Magbunsol, Roberto Dizon Jacinto, Nazario Ramirez and Perpetua Agarin, Ireneo Ramos, Cheryl Lacebal, Caroline Coja, Halokon, Fernando De Beles, Halokon, Maura Junicio Ramos, Juanito Halokon Sr., Maria Halokon, Dominador Ramos Sr., Abdulia Jonco, Ernesto Halokon, Winifredo Halokon, Hermolina Halokon, Alfredo Ramos, Dominador Ramos Jr., Boy Suniga, Gina Suniga, Hanilet Suniga, Lalaine Poblete, Brian Bundalian, C.L. Beloso, All Unremembered Souls in Purgatory, Eduardo Reyelin Mores, Pasita Perez, Santiago and Loretta Santos, Leonida, Joseline, and Demi, Estelita Tacla, Iya Aida, Norlito Aberia Jr., Susana Carlo Marliari, Marlon Geraldine Sison, Romulo Romer Rodolfo Capanzana, Nathan Gabriel Castro, Rafael, Karen Louie Becky, Demetria, Chris Lunila, Joy Lloyd, Eugene Landers, Pelahia Passion, Charlotte Puti, Randy Mark Henry, Corinne S. Leopold, Ami Bilia, Virgilio Orsal, Nomel Dolores, Hudo, Illuminada, Angel, and Velia Gamir, Edna Resurrection, Edward Rabanez, Teresita Rojas, Nakbanich, Lidja, Edna, Carmelia, Maming, Maria Luisa, Nelpa, Noemi Lina and Annabel, Emelio and Pelisa Federico, Pe, Valeriano, Ana Ebon and Arlene, Vicente, Maria Pasensya, Carmela Lourdes, Arian, Dennis, Lidja, Elisa Onopre, Carmelita Tabirao, Vicencio Lumbera, Edita and Antonio Baladolid, Amable and Delia Amada, Marjorie del Castillo, Ernesto Marcelino, Destin Rowe Tantanco, Cesar Madriaga, Roberto Concepcion Ernesto Sr., Digna Jaime Teresita Zenaida, J-Boy, Tonyo Ramil, Edith Judith Frank Salvacion, Chua, Catalina Pedro Sosimo, Ariel Gutierrez, Milagros Sales, Elena Grande Paulete, Jeff Pilar, Roberto Sed, Patrick Sed, Leia Sed, Wilfredo Sed, Belen Harumamay,
Melgar Bendilio, Leonora Rosa Regino, Cesar Wilfredo, Maricel Simon, Roy Chupista Ernesto Elias Ras, Librado Rogelio Margarito Peralta, Cesar Malihan, Donkin Peralta, Lina Mapago Santos, Dominiciano Santos, Mirna Raimundo Abanto, Emerlita Banliano, Carmelo Ramon Shoni Tomas Roberto, Arlinda Marinette Lubidina Goding Hills, Carolina Renato Andres, Nenita and Anacleto Aldanis, Arsenio Gregorio Sr., Francisco B. Cabrera, Rudy Pasua, Rudy Llanes, Emily Targo, Ricardo Maldera, Ruleta Riason, Dante Cristina and Federico, Corazon Benjamin Romeo Tamina, Leo Vigilio, Milagros Bayani and Natalia, Marian Sosimo, Ronnie Arandia and Prospero Caro, Victorina Pacifico Melquiades, Emilio P. Vicente Estelita, Milagros de los Santos, Jose Maligali, Quintin Lozano, Maria Cardiente, Anuncheleta Berania, Rosenda Siria Antonia Normita, Deliada Macario and Gloria and Maria, Nimedios Abletes, Roman Moises Catalina, Elena Bilen Junicio and Lito, Fernando Espanyo, Helen Panyo, Demetrio Tapa, Angelina Tapa, Serapin Macaraig, Guillermo Quinia, Placida Pehi Alano, Lilia Alano Senio, Marcelo Chodola, Simplicio and Elizabeth, Teotimo Loriana, Felis and Catalina, Bernardita Rosemary Jose and Leonora, Barbara Honorato, Benny and Manuel, Renato Senior, Corazon, Cindy and Ellie, Eduardo and Irene Roque, Rianto and Virginia Doroja, Victoria Alcantara, Ariston Landicho, Mary Rose Magiting and Benjamin, Lordelisa and Honesto Alcoba, Judy Neri and Leonso Bagang Jr., Randy Tatad, Socorro Briones, Eugenia San Juan Baranda, Arnold Espinosa, Jose Aldon, Alberto Arsenio, Maximo Alberto, and Sally Linato. Panatilihin po natin ang katahimikan at diwa ng pananalangin bilang paghahanda sa banal na misa. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurin ay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang ng banal na misa, ang pinakamataas na uri ng ating panalangin. Ngayong tayo ay nasa ika-apat na linggo sa karaniwang panahon. Tayo ay magpurit magpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Sa liwanag at gabay ng mga pagbasa natin ngayong linggong ito, hilingin natin sa Panginoong Diyos na ang bawat isa sa atin ay maging tunay na propeta, nagdadala ng aral at karunungan ng Diyos, lalo't higit ang kanyang aral ng pag-ibig. Sa misang ito, isama natin sa ating panalangin ang mga naghandog ng pamisa. Kasama na po ang intensyon ng bawat isa sa inyo
na naririto sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, kasama na po ang mga pilgrims galing sa iba't ibang lugar. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga parishioners, workers, servers, volunteers, benefactors, and friends of the parish and national shrine of Saint Padre Pio. Isama natin sa ating panalangin ang mga nakikiisa sa atin spiritually, ang mga sumusubaybay sa ating live streaming, ang mga frontliners, ang mga Pilipino naghahanap buhay sa ibang bansa, ang mga matatanda, mga may sakit, kasama na mga cancer warriors, ang mga naghihingalo at mga nag-aalaga sa kanila. Ating pagsamasamahin lahat ng ating mga panalangin. Ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Diyos, Cordero.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo. Kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong paghari ni Osayas, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, "Bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
lang, Panginoon, lubos akong nananali. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupi. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kuplihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo kong pabayaan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasang mag-ingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang, kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpas sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon'y sinasambit ang gawa mong hinangaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ng mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompiang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng mga hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napapalipat ko ang mga bundok? Kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulam, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan.
Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito ay nananatili, ang pananampalataya, ang pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinabi ko na sa inyo, maraming babaeng balos sa Israel noong kapanahon na ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinamidami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila't ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Tayo po ay nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang ng banal na misa. Ngayong tayo po ay nasa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Tayo po ay nasa 4th linggo sa karaniwang panahon. Nais ko pong i-welcome ang bawat isa sa inyo, mga pilgrims galing sa iba't ibang lugar, kasama na po ang mga parishioners ng parokyang ito. Nais ko rin pong i-welcome ang mga kaisa natin spiritually, lalo't higit ang mga sumusubaybay sa ating live streaming. Welcome po sa inyo sa National Shrine of Saint Padre Pio. Palakpakan po natin ang presensya ng bawat isa, kasama na po ang presensya ng Panginoong Diyos. Tayo po ay may kasabihan
na mabilis daw magbago ang hangin. Totoo po iyon. Hindi po natin pwedeng sabihin na yung hangin ngayon ay katulad ng hangin kanina, kahit po ang pagitan nito ay isang minuto lamang. Kaya tayo po ay may expression na mabilis magbago ang ihip ng hangin. Ito po ay naalaala ko sapagkat sa mabuting balita natin ngayon, makikita po natin ang napakabilis na pagbabago ng ihip ng hangin. Kung inyong mapapansin ang unang bahagi ng mabuting balita ngayon, ang mga taong nakikinig kay Jesus ay tuwang-tuwa. Sila'y tuwang-tuwa sa kanilang napakinggan, sila'y tuwang-tuwa sa kanyang ginawa, sa kanyang mga himala, sa kanyang pagbuhay sa mga patay, sa kanyang mga pagpapagaling, sila'y tuwang-tuwa. Pero sa katapusan, makikita natin ang kabaliktaran ng kwento ng mabuting balita ngayon, sapagkat ang mabuting balita ngayong linggong ito ay nagtapos sa ganitong pangitain. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ano po ang dahilan ng pagbabago ng ihip ng hangin? Yun po ang nais kong pagnilayan natin para makita natin ang mensahe ng mabuting balita ngayon. Ano ang dahilan ng pagbabago ng pag-ihip ng hangin? Atin pong sundan ng bahagya. Sa unang bahagi, si Jesus ay nangaral. Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pero ang mga tao ay tuwang-tuwa pa. Sila'y tuwang-tuwa pa. Pero si Jesus ay may sinimulang ipangaral. Una, para sa kanyang mga kababayang taga Nazaret. Ang sabi ni Jesus, ang aking pangangaral, ang aking pagpapagaling, ang aking himala ay hindi lamang makukulong sa Nazaret. Ang totoo, marami akong himala na ginawa sa Kapernaum. Jesus is just voicing out perhaps the complaint of the people of Nazareth. Gawin mo dito sa iyong kababayan ang mga himalang ginawa mo sa Kapernaum. Kaya kanino unang nagbago ang ihip ng hangin sa mga taga Nazareth? Sapagkat nakita nila si Jesus ay gumawa din ng maraming himala sa labas ng Nazareth, sa Kapernaum. Pero hindi lang yon. Hindi lang yon. Si Jesus ay nagsalita pa ng ano? Ng kabutihan ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, hindi lamang sa mga taga Nazaret, hindi lamang sa mga taga Kapernaum, hindi lamang sa mga taga Israel, kundi ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig kahit sa labas ng bakuran ng Israel. May binabanggit ditong Sarepta sa lupain ng Sidon, may binabanggit ditong mga taga Syria, ito'y mga lugar na labas sa Israel. Sa bahaging ito, nagbago ng tuluyan ang ihip ng hangin. Nagsimula na sila'y tuwang-tuwa, natapos na sila'y galit na galit. Anong dahilan? Hindi nila mahagip ang isang pag-ibig na para sa lahat.
Anong itinuturo ng mabuting balita sa atin mga pinakamamahal? Allow our hearts always to expand. Allow our love always to expand. Don't allow your hearts to shrink in, or else you will become a prisoner of yourself. Hayaan mong ang pag-ibig mo'y maging katulad ng pag-ibig ng Diyos, palawak ng palawak. Huwag mong hahayaan ang pag-ibig mo at ang puso mo ay pakitid ng pakitid. Sapagkat magbabago ang ihip ng hangin, katulad ng nakita natin sa mabuting balita ngayon. Mga pinakamamahal, ang tunay na pag-ibig ay marunong lumabas sa bakod ng ating sarili. Alam ko po na ramdam ninyo na hindi ako nagsasalita ng isang bagay na labas sa inyong karanasan. Sapagkat marami sa inyong mga magulang na wala ng panahon sa sarili para lamang itaguyod ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak. Marami sa inyo'y nagsasakripisyo para sa inyong pamilya. Ganoon din marami sa inyo, mga anak, na tumatanaw ng utang na loob at pag-ibig sa mga magulang na ngayon nag-aalaga marahil dahil sa kanilang karamdaman. Hindi mo na yan karamdaman. Hindi mo na yan sakit. Hindi mo na yan problema. Pero bakit mo sinasakop pati yung bakuran ng iba? Iisa lang ang dahilan. Because you possess a heart that expands. A heart that expands. Because that's the very nature of gift. That's the very nature of gift. Anong tema natin ngayon sa pagdiriwang ng 500th taon ng Kristyanismo sa Pilipinas? Kung kayo po ay malimit, sumimba dito sa National Shrine, tuwing bago magsimula ang misa, ito po yung ipiniplay na kanta kasabay ng pagpapakita ng mga Jubilee Churches ng Archdiocese ng Lipa. Anong tema ng pagdiriwang ng 500 years of Christianity in the Philippines? Gifted to give. Gifted to give. A gift ceases to be a gift when you don't give it. And that gift will turn into poison. Totoo yun, Father? Yes. Ang kapangyarihan ay regalo. Ang posisyon ay regalo. Pero kapag ang kapangyarihan at ang posisyon ay ginamit mo lamang sa iyong sarili, yung posisyon yan ay magiging sumpa, hindi lamang para sa may taong may hawak ng kapangyarihan, kundi sumpa sa mga taong dapat niyang paglingkuran. That is just a simple explanation for that, to tell you the validity of that. Gifted to give. A gift ceases to be a gift if you don't give it. And that gift will be a poison for you and for your community. Kaya kung babalikan po natin yung napakagandang pinakinggan natin, sa second reading ngayon mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, at malamang po ito'y alam na alam ninyo, kung kayo po'y aattend ng kasalan, kalimitan, ito po ang binabasa. When St. Paul described what love is, that's the only best thing St. Paul could do to describe love. Because he could not define it. Why?
Because when you define it, you limit it. You cannot limit love. That's why you cannot define love. Saint Paul simply described what love is. Ito po ay 15. Kung bibilangin ninyo, 15 po ito. Gumawa po kayo ng checklist, no? Kung ang score po ninyo ay 6 over 15, ay di bagsak kayo, no? Kung kayo nagpaplanong magpakasal at ang score mo ay 6 over 15, huwag mo nang magpakasal. Hayaan mo nang lumago ng kaunti yung pag-ibig. Ay kung 8 over 15, ay di pasang-awa, ay di hilingin pa sa Diyos na ikay lumago sa pag-ibig. Ay papaano po kung ako'y 15 over 15, aba, lumapit ka sa akin pagkatapos ng misa, ha? Ipagtatayo kita ng monumento, patron ng mga mangingibig. Anong sabi ni Saint Paul sa mga taong nagmamahal? Ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi nananaghili. Ang dami nating ginagawang mali dahil tayo nahihili. Hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas, hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim sa kapwa, hindi ikinatutuwa ang gawang masama, ikinagagalak ang katotohanan, ang pag-ibig ay mapagbata. Ang pag-ibig ay mapagbata. Alam niyo po ang ganda ng play of words, ang pag-ibig ay mapagbata. Anong huling sinabi ni Saint Paul ngayon? Ngayon, iniiwan ko ang ugali ng bata. Di ba yun ang sabi sa huling bahagi ng second reading? Bakit? Because if you have childish attitude, you do not have the maturity of a person who loves. Mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Alam nyo po, kung pagninilayan natin ito, baka abutin tayo ng hating gabi, no? Pero alam nyo yung huli, nagtsatsaga hanggang wakas, wow! At alam ko pong hindi ito malayo sa maraming karanasan ninyo. Baka kayo ay may magulang ngayon na inaalagaan na ang karamdaman ay hanggang kamatayan na. Ibig sabihin, hanggang kamatayan mong bubuhatin yan. Baka ikaw ay mayroong anak na mayroong karamdaman na hindi na magagamot. Ibig sabihin, buong buhay mo yung dadalhin. Kinakailangan mong magtyaga hanggang wakas. At tatanungin ng iba, kailan ka pa magiging masaya? No, that's an invalid question. He is already happy, even if he is suffering. Sapagkat ang batas niya ay hindi kaluguran ng sarili, kundi pagbibigay ng sarili. Huling bagay po na nais kong bigyan nyo ng pansin, si Jesus ay may sinabi ngayon, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito, sabi ni Jesus. Doktor, pagalingin mo ang iyong sarili. Alam ho ninyo, ito ay may validity, no? Halimbawa, ikaw ay may ubo. Lalapit ka sa doktor. Ano po ang gamot sa aking ubo? Ayun, doktor, eh meron ding ubo na hindi niya mapagaling. Ay baka sabihin mo pag nagreseta ng gamot, doktor, pagalingin mo muna ang iyong sarili. Papaano natin uunawain ito? Doktor, pagalingin mo ang iyong sarili. We will have to fast forward to the event of the cross. Inyong maaalaala,
na si Jesus ay ipinako sa gitna ng dalawang magnanakaw. At anong sabi ng isa sa kanila? Kung ikaw ang tunay na Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami, at maniniwala kami sa iyo. If you are the real Messiah, save yourself and save us also, and we will believe in you. It could have been very dramatic had Jesus descended on the cross. But he did not. He did not. Because real love does not excuse oneself. Ang tunay na pag-ibig, hindi inihihiwalay ang sarili. Sa krus, makikita natin siya'y doktor na hindi pinagaling ang sarili. Siya'y tagapagligtas na hindi iniligtas ang sarili. Sapagkat gusto niyang ipadama ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Mga pinakamamahal, damahin natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Hilingin natin sa Kanya na lahat tayo ay mabuhay sa pag-ibig. Ang lahat ay magsisi tayo, ating sasariwain ang pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, sa bautismo, naging kabahagi tayo ng misyon ni Jesus. Nakababatid sa kahirapan ng pagiging tapat na propeta sa ating lipunan, ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Na ang buong simbahan sa ilalim ng kanyang mga namumuno ay makatupad sa kanyang misyong magpahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Na lahat ng mananampalataya ay tapat na tumupad sa kanilang tungkulin bilang mga propeta ng Diyos sa kani-kanilang lugar. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Na ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang kapangakuang magtaguyod ng katarungan ay buong tapang na magsikap sa kanilang misyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Na ang mga nahihirapang magmahal na tulad ng ginawa ni Kristo ay magpunyagi ng di nakalilimot na ang pagmamahal ay siya pa ring mahalaga sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Na ang lahat ng mga kabilang sa apostolikong biblikal ay umani ng mga masaganang bunga ng kanilang mga pagsisikap at hindi kailanman panghinaan ng loob sa mga minsanang pagsalungat o pagtalikod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan. Kasama na po ang mga panalangin para sa ating sarili, panalangin para sa ating mga kapamilya at pangamahal sa buhay, panalangin para sa mga taong pinangakuan natin ang panalangin.
kasama na po para sa mga taong wala nang nakakaalaala. Panginoon, bigyan mo kami ng tapang dunung at katapatan sa aming misyong maging propeta sa harap ng panunuligsa o pagpapahirap. Ikaw na nabubuhay at nagahari ng walang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Yes, malubos na nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatay ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman o matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat ipagkaloob na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo po ang lahat.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, E Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Oh, God.
kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag po tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen, hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Amen. Isaalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib, matapos may patong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ang kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Oh,
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Oh,
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panunubos, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para po sa nasa kani-kanilang tahanan na hindi makakatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, atin pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Nauunawaan mo kami ng lubusan sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po namin hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ilan pong patalastas? Atin pong suportahan ang St. Augustine Parish Raffle for a Cause para sa construction po ng kanilang Parish Church sa Barangay Santor, Tanawan City at para sa assistance to the poor parishioners. Ang grand prize po ng kanilang raffle ay ang brand new Honda City RS. Second prize, 200,000 pesos cash. Third prize, 100,000 pesos cash. Ang ticket price po ay 1,000 pesos each at ang raffle draw po ay sa March 25, 2022. Para sa mga interesadong tumulong, pakihanap po sina Chito, Hana at Marlon sa entrance po ng Divine Mercy Chapel. Ngayon po ay ating isasagawa ang blessings of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Mula sa altar ay darasalin ang prayer of blessings at ang pagwiwisik ng holy water. Maraming salamat po. Inyo pong hahawakan ang mga religious articles na gusto nyong pabindisyonan kasama na po yung iba pang mga kagamitan.
Kung sakali po na kayo may mga pictures ng mga mahal niyo sa buhay na inyong itinataas sa Panginoon, marahil dahil sa kanilang karamdaman, ang lahat pong ito ay gagawaran natin ng pagbibindisyon. Para po sa mga sumusubaybay sa kanilang tahanan, ang inyo pong religious articles ay nabibindisyonan din sa pamamagitan ng inyong pakikiisa sa dasal. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bindisyon sa mga kasangkapang ito na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, lalo't higit ni Santo Padre Pio. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaan noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naandito pa po ba yung mga nagbibili ng ticket doon sa announcement? Okay, wala na po sila. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalaw sa National Shrine of Saint Padre Pio. Mag-iingat po kayo pag-uwi ninyo. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.